Mahilig ka ba sa beef o baka? Nako, tamang-tama para sa itong episode na to. Dahil ngayon, magluluto tayo ng Pinoy na Pinoy na beef recipe. Ang tawag dyan, ginataang tadyang ng baka. Magandang araw mga kaluto, nandiyan pala kayo. Ito po si Chef Ramon at ngayon meron tayong lulutuin napakasarap. Ang tawag dyan, ginataang tadyang ng baka. Ito yung mga kailangan natin. Magluto ng ginataang tadyang ng baka. Bibigyan ko po kayo ng mga tips para sa mas maayos at mas masarap na pagluluto nito. Unang-una po, ang ginamit po natin part ng baka dito ay tinatawag natin na short ribs o yung tadyang. Pero po sa bahay po kayo, kahit po anong parte ng baka ay pwede. Pwede kayong gumamit ng short plate, pwede rin kayong gumamit ng shank, kahit anong bahagi po ng baka ay pwede. Sa recipe po na ito, ang gagamitin natin cooking technique ay braising. Ibig sabihin po, ibabrown muna natin yung ating baka, tapos after po nun ay ibibraise natin siya ng matagal. Sa recipe po na ito, ay gumamit po ako nitong tinatawag natin na wok. Dito ko po binabrown ng aking mga kape. Pero kung wala naman po kayong wok, kahit kawali po ay pwede. Sa recipe rin po ito, ay makikita ninyo na ibabrown ko ito at bibigyan ko po siya ng wok. Hey, yung po nag-aapoy yung iba ko ng wok. So ito po ay medyo komplikado. Kung hindi po kayo sanay gumawa nito, i-shallow fry nyo na lang po yung inyong mga baka. So ibig sabihin po na kumuha kayo ng kawali, lagyan nyo ng konting mantika at ipirito nyo para makadevelop siya ng browning. Makikita nyo po sa ating pagluluto na ito na matapos ko pong i-brown dito sa ating wok yung baka, ay inilipat ko po siya sa ibang klase ng kawali na mas makapal. Bakit po ganun? Ito po kasing wok ay gawa sa carbon steel. So ako po personally, hindi ko siya nilalagyan ng something na mga acidic upang maging mas matagal po ang buhay ng aking wok. Pero kung meron po kayong kawali sa bahay, pwede nyo na lang po ang gamitin ninyo. Kung kayo po ay bumibili ng sariwang gata sa palengke, kadalasan po pag bumili kayo rito ay ibibigay sa inyo ang unang tiga at ang ikalawang tiga ng gata. So kung wala naman po kayo nung ikalawang tiga ng gata, pwede kayo gumamit ng mga gata na nasa gata. Ako po personally, mas gusto ko po yung kakang gata o yung unang tiga. Yung pong ikalawang tiga, ginagamit lang po natin yun sa braising process. So yan, alam mo na yung mga tips sa mas masarap na pagluluto ng ginataang tadyang ng baka. So tara, luto tayo. Ang una mong gagawin ay mamarinate mo lang itong beef short rib sa patis. Lagyan na ngayon natin itong marinated na short ribs. Ayan, na-brown na yung beef. So ang gagawin natin, itatransfer ngayon natin itong beef at magsisimula na tayong mag-saute. Ito sa same pan, magigisa na tayo ng bawang.
Lagyan mo na itong luya. Lagyan ka rin ng konti yung sibuyas. I-deglaze mo ngayon itong wok, bubuhusan mo ng tubig. Kaya mo na siyang kumulo, tapos haluin mo para matanggal yung mga bird bits. Yun yung fun. Masarap yun, gagamitin natin yun. Lagay mo na yung paminta. Lagay ka na nitong dahon ng laurel. Lagay ka na rin ng suka. Sun mo, gusto mo maglagay nitong beef cubes. Ito yung kalawang piglang gata. So pwede mo itong ihalo dito. Kung wala naman, pwede mo na rin ilagay yung purong gata. Malapit na tayo mag-isang oras. So ilalagay na natin itong kalahati nitong gata. Kalahati lang muna. Gagamitin natin yung iba sa finishing mamaya. Habang pinapatagal natin maluto yung gata, mas nagiging nutty yung flavor niya. Mas lalo siyang sumasarap. So mamaya maglalagay tayo ng finishing para nandun naman yung creamy component niya. Ayan, malapit na siyang maluto. Ngayon nasa last lick na tayo ng pagluluto, ilalagay na natin yung panghuling gata para magkaroon siya ng mas creamy flavor. Pagkalagay natin ang gata, ilalagay mo na rin yung sili, tapos yun na rin yung opportunity mo para mag-adjust ng lasa. Pwede ka maglagay ng MSG, pwede ka maglagay ng patis, pwede ka maglagay ng asin o asukal. Tanda mo lang na ang gata ay may natural na tamis. So tikman mo ito. Pwede mo rin lagay ng suka, balansehin mo lang yung lasa. O yan, marunong ka na magluto ng ginataang tadyang ng baka. Napakasarap nito. Luto mo na ito sa pamilya mo. At sana naman kapag niluto mo, kuha na mo ng picture at i-share mo naman sa akin para matuto rin naman ako sa inyo. Huwag niyo po kakalimutang mag-like, share, subscribe dito sa ating channel. Yun lang po. Maraming salamat. Paalam.